Aalis po muna ako. Pero bago ako umalis, gagawa lang po ako ng konting ano, maiksi na video. Sir Val, shout out sa'yo. Saludo po ako sa inyo. Kay Sir Engineer Paunel, saludo po ako sa inyo. Kay Sir Tikram, saludo po ako sa inyo. Kay Kabusiness po, at saka lahat po na mga charity vloggers po, Team Kalingap, group ng Kalingap, kung saan saan sulok mo ng daigdig. Grabe, saludo ako sa inyo. Napakadami na po ng inyong nagawa. Sir Bal, talaga grabe, 100 na pabahay na pagawa mo na. Kaya, sigurado pa, hindi lang 100 na pabahay ang mapapagawa mo. At saka, hindi lang 100 pamilya ang iyong matutulungan at bibigyan ng pag-asa pa sa buhay. Kahit lugmok man sila ngayon. Pero naipadama mo sa kanila ang pagmamahal at naging inspirasyon kanila. Sigurado yan. Gagawa sila ng paraan para lang mabago yung kanilang buhay. Talaga, Kuya Bal. At saka sa very supportive po na asawa na si Ma'am Idna, pati sa iyong panganay na anak na gwapo na, mabait pa. Tsaka ang nakakatuwa pa kay Kalinga Prab, yung mga bata na nadadaanan niya sa kali, at saka kung sino man matanda, bata, basta talagang nadadaanan niya, talagang hindi niya nilalagpasan. Gumagawa siya ng paraan para malaman niya kung paano niya matutulungan ito. Katulad din po sa inyo, Sir Bal. Talagang grabe, saludo ako sa inyo. Talagang napakabuti ninyong mag-anak. Pagpalain pa kayo, at sana po guys, ito po, itong taong to talagang super supportive po siya talaga. Super supportive po siya talaga sa mga taong naghihirap, sa mga taong kapuspalad. Wala po sa kanyang masama, lahat po talagang tinatanggap niya, at saka tinutulungan niya po yung mga nagsisimula pa lang, mga bagong vloggers po, yung mga nagsisimulang mag-vlog po, at saka nagsimulang talagang gusto din, naging inspirasyon po si Kuya Bal, kaya po sila gumawa din po ng vlogs na para po makatulong din po, tumutulong din po talaga sila. Sana po dumami pa ang katulad ninyo. Sana po lahat po na inyong matutulungan umangat din po ang buhay nila. Talaga yun lang po talaga ang maitutulong ko, magdasal. Pero ito naman po, ako din po gumagawa din po ng paraan, at saka mayroon din po akong tinutulungan na din doon sa Pilipinas. Kaya sa susunod po, baka sakali po may upload po akong videos po. Well, ayaw ko sana i-upload kasi syempre tumutulong ka, baka sabihin ng iba, pero hindi, bahala na ano ang sabihin nila, basta yun po. Kasi ako din, ilang taon na ako dito sa Japan, 28 years na. Talagang madami na din po akong nagawang pagtulong po sa aking kapwa, lalong-lalo na po sa pamilya ko. Sinuportahan ko po sila. Pero mapaano man, basta 'yun, tapos na 'yun eh. 'Yun yung ngayon naman ang ating haharapin. Talagang gulang tayo kung ano ang gusto nating mangyari sa buhay, gulang. At saka, shoutout pala po kay Inday Angel. Thank you talaga, grabe. Pakisubscribe po sa kanyang channel. Angel Jola po. Pakisubscribe po. Talagang sobrang bait po niyan.
Talagang masaya po siya. Totoong tao po yan. Grabe. Napakabait po niyan. Tsaka yan po ang tumutulong din sa kanyang pamilya. At tsaka po, talagang sobrang gustong-gusto kong pinapanood yung mga videos po talaga na pabahay program, grabe. Pabahay program ni Sir Val, pabahay program ni Pogong Biyahero. Talagang natutuwa. At saka sa kay Sir Rini Upo, talagang maganda po, maganda din po yung kanyang ginagawa. Kahit hirap man po siya maglakad, grabe. Grabe, nakaka-inspire po siya. Grabe, talagang pumupunta po talaga siya sa mahirap na mga lugar. Talagang pinupuntahan po niya. At saka talagang sa sobrang dami po na naghihirap dito po sa buong mundo, sana po, lalong-lalo na po sa Pilipinas, sana po magkaisa ang tao. Ipadama natin po ang pagmamahalan, hindi po yung taong umaangat, hahatake natin pababa. Sana, wag na ganun. Sana po, yung mga taong gustong umangat, lalo pa po natin tulungan na sana umangat pa po sila. Para mayroon po silang matulungan na yung mga taong nasa baba, iaangat din po nila. Ganun po. Dapat ganun po yung cycle ng buhay. Dapat ganun po yung cycle ng buhay na walang maiinggit. Kasi mahirap po yung magkaroon ng inggit talaga sa puso. Talaga lahat po na nakikita natin sa kapwa natin, pag may inggit po tayo, lahat po walang maganda. Lahat po masama po yun sa tingin natin kung tayo may inggit sa ating kapwa. Alam nyo kung iwawala natin yan, talagang paraiso talaga, paraiso. Yung lahat, dati ako, ang daming dumaan sa buhay ko na talagang purong pait. Yung bang grabe ang pagka-negative nila para sa akin, grabe. Kung i-judge nila ako, grabe. Pero talagang minsan naaalala ko, yun nga lang sa akin, yung sa ano ko, sa pakiramdam ko ngayon, wala na. Niyaan ko sila. Total, hindi naman ako sa kanila nakaka-istorbo. Ginagawa ko yung paraan. Ginagawan ko ng paraan ang aking sarili para hindi ako makaistorbo sa aking kapwa. Hindi ako makaapak sa aking kapwa. Wala akong maapakan na tao. Yun lang. Kung mayroon mang taong gusto akong hatakin pababa, bahala na ang Diyos sa inyo. Hindi naman ang Diyos na tutulog. Basta ako kung anong ginagawa ko. Mula pa nung ako'y bata hanggang ngayon. Basta kung ako ang mayroon, makakatulong ako talaga. Hindi po akong madamot na tao. Basta kung sino pong nakikiusap sa akin, basta mayroon po ako may bibigay. Ibinibigay ko po. Halos kahit ako na ang wala, okay lang sa akin yun. Dahil nakakagawa naman ako ng paraan eh. Yun. Basta yun lang. Love lang tayo. Huwag natin isipin yung lahat ng mga niga. Kasi ang mga taong naninigahan sa mga ginagawa ng mga taong nandiyan na nasa maayos na nakalagayan, sila yung mga taong gusto nila sa madali ang paraan sila umangat. Lahat talaga may proseso yan eh. Hindi tayo aangat hanggat hindi tayo gumagawa ng ikabubuti natin. At saka, hindi tayo aangat hanggat mayroon tayong sama ng loob sa ating sarili. Hindi tayo aangat hanggat may naaapakan tayong tao. Hindi tayo aangat hanggat meron tayong niluloko na tao. Kahit anuman ang gawin mo, magkaroon ka ng maraming pera ng one time,
madaling mawawala yan. Sigurado yan. Babalik at babalik sa'yo ang bad karma. Hindi yan, hindi ka palalagpasin yan. Hindi man ngayon, pero darating talaga yan. Yun lang talaga ang anuhin natin sa sarili natin. Na huwag tayong gagawa ng masama at huwag tayong manluloko sa ating kapwa. Dahil ngayon, halimbawa, ngayon nakaloko tayo, nagkaroon tayo ng madaming pera. Pero darating ang panahon na ipapaalam sa'yo ng karma na ikaw ay gumawa ng masama. At babawiin sa'yo yan, gagawa ang Diyos ng paraan para malaman mo kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa. Pero kung gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, babalik ng talagang maraming bisis na folds na ibabalik sa'yo ang iyong magandang ginawa. Kaya, sana, huwag na lang tayong gumawa ng masama sa kapwa natin. Huwag tayong magsalita ng masama sa kapwa natin dahil hindi natin sila kilala. Hindi natin sila lubos na kilala. I-judge natin kaagad sila. Tapos bandang huli, malalaman mo, yung taong yan mabait pala. Kaya ganun na lang. Ganun na lang sana. Maging mabuti na lang tayo sa kapwa natin.